yun, nagpanggap ako na siya para humaba yung conversation namin. Doon ko nalaman na nag-s**s pala sila. Ang garapan ng babae. Later that same evening. Hello mga mare! Aya! Welcome sa ating episode 2 ng Hello Marites! May chika ako sa'yo! Hello Marites! May chika ako sa'yo! At ang ating letter sender for today ay si Miss Forever Martyr. Ayan, pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello! Good day, Aling Marites! I just wanna share my story since dalaga pa ako until magkasupling ako ng 3. Nakilala ko yung live-in partner ko na isang single dad. May isang anak. Just call him Thunder. Bakit Thunder? Kasi 16 years yung age gap naming dalawa. 2011, na-meet ko siya sa gathering ng dati kong clan. Then yung best friend ko, inaya ako pagka-out ko ng work. So ako naman, sabik na sabik sa ala kaya sumama naman ako without knowing na andun pala yung magiging forever ko, si Thunder. So yun na nga, nasa gathering na kami. Keme-keme lang, ganun. Then lumapit ako sa kanila kasi nakita ko na minamasahin niya yung best friend ko. Oh no! Siyempre, na-curious ako kasi may alam pala siya sa pagmamasahe. Nag-aral din kasi ako ng pagmamasahe kaso basic lang. So yun na nga, doon nag-start yung hiningi niya yung number ko. Parang tanga eh, tinawagan pa ako kung legit ba na sa akin yun. Ha ha ha. Ganun yung tawa ko. Okay. Tapos, pa-uwi na kami. Dami niyang kwento kasi lasing na siya. Kesyo ganito, ganyan. Tapos yung best friend ko, sabi niya, ano ba yan? Ang daldal. Ang daming alam, kala mo matanda na. Tapos ako, natawa na lang. Fast forward, 2013, nagka-first baby boy kami. Andun yung time na nag-aaway silang magkakapatid, tapos kami ng baby boy ko, tulog. Ginising ako ng anak niya para lumabas ng bahay, at hindi ko alam kung bakit sila nagtatalo. Alam ko lang, same lang silang lasing. Akalain mo yung Marites, around 4 a.m. na ata yun, naglalakad kami papunta sa bahay ng parents ko. Karga ko ang baby ko. Wala pa akong 2 weeks after ko mailabas ng ospital. Kaya masama ang loob ko sa kapatid niya. Never noon naisip na kami ang nagbantay sa anak niya kasi iniwan siya ng nanay nung baby tapos nag-work siya sa Paranaque. Diba? Wala man lang pagmamalasakit. Tapos, nung 2014, binayaan na kami ng baby girl. Pinagkaloob sa amin kasi syempre walang work, ginawang libangan. Charot! Tas may hahaha. Nagkaka-work naman kaso di sapat yung kita hanggang sa nag-aaway na kami. Hindi naman physical, puro salitaan kasi palagi na siya nagiinom. Although, manginginom naman talaga siya bago ko pa siya nakilala. Palipat-lipat kami ng bahay, minsan sa kanila, minsan sa magulang ko. Tapos, 2016, nagka-baby girl ulit kami. Ayoko na talagang mabuo yung dinadala ko nung yun that time kasi mag-a-abroad ako. Saka, tama na dalawa na lang ang mga anak ko. Kaso, pinagkaloob ito sa akin ng Diyos. Naalala ko noon, ininuman ko pa ngayon ng mahogany nung 1 month pa lang ang tiyan ko. Kasi ayoko na talagang magka-baby pa ulit sa kanya kaso natuloy pa rin ang pagbubuntis ko. Ang hirap lang kasi na laging walang-wala. Yun bang, manganganak ka, tapos wala siyang kapera-pera. Nakaisang taon ang bunso ko bago ako umalis ng bansa. Sa loob ng 2 years ko sa Saudi, okay naman, walang problema. Tapos, nakauwi ako 2019. Bumalik ako 2020, kasi bakasyon lang akong 3 months bago matapos ang kontrata ko sa Saudi. Na-open ko kasi ang account niya. Tapos, after ng work ko, biglang may nag-chat sa kanya. Babae. Medyo matanda sa akin. Tansya ko, nasa 40 plus na. So ayun, nagpanggap ako na siya para humaba yung conversation namin. Doon ko nalaman na nag-sex pala sila. Ang garapan ng babae, sabi niya, "Be, matagal na yon. Isang taon na ang nakalipas. Huwag mo sirain ang pamilya mo. Pagkakamali lang yon." Sabi ko,
Hindi mo naisip na may pamilya kang mawawasak? Kahit lasing pa kayo nun. Kung matino ka, hindi ka talaga papatol sa pamilyadong tao na. Tapos, habang nagchat-chat kami, para yung bura ni Thunder ng mga conversation namin. Hindi niya alam na nakascreenshot lahat yun. Grabe pa sakit sa akin nun. Deserve ko ba yun, Aling Marites? Ang lokohin ako? Alam ko hindi ako maganda. Pero mabait naman ako. Pero dapat ko bang maranasan yun? Ngayon, nakauwi na ako sa Pinas. Kasama ko silang pamilya ko. Pag naaalala ko ang ginawa sa akin ni Thunder, hindi ko maiwasang magalit. Although may nangyayari sa amin, kaso hindi ko talaga maalis yun sa isip ko. Kahit yung mga dati niyang kasalanan, naaalala ko pa din, nahihirapan ako ng sobra. Magugulat na nga lang siya, bigla ko lang siyang aawayin. Tapos, i-open ko yung mga dati niyang kasalanan. Di ko kasi matanggap kasi ako sa kanya, loyal ako. Never akong gumawa ng kahit ano. Napaka-unfair lang, Aling Marites. Ngayon, paalis ulit ako. Babalik ako ulit sa Saudi. Bubuo ako ulit ng pangarap para na lamang sa tatlo kong anak. Kahit parte pa din ng pamilya namin si Thunder. At kahit nasa iisang bubong pa din kami. So ayun, kahit kami pa din, kahit ganun yung nangyari sa relasyon namin, ayoko naman kasi siya iwanan kasi ayoko mawala ng ama ang mga supling ko. Salamat sa pagbabasa ng storya ko, Aling Marites. Kahit wag mo na ako bigyan ng advice, oks naman na ako, alam ko naman na martir ako. Nagmamahal, Miss Forever Martyr. So hindi ko na siya bibigyan ng advice kasi okay naman daw siya at hindi niya naman hinihingi yung opinion ko. So hindi tayo mag-a-advise. Gusto lang niyang mag-share ng kanyang nararamdaman ni Miss Forever Martyr. Guys!